Maraming salamat po sa awitin. Napakaganda. May Tagalog, Bisaya, English. Ngayong gabi po, ang ating pong topic ay kung last Tuesday, ang ating topic po ay tungkol po sa Daniel 2 or tayo po ay nasa na nga? Nasa paana. So kung nasa paana, ang ating hinihintay po ay ang bato na kung saan ang simbolo nito ay si Jesus Christ. So napakaganda. Ang ating topic ngayon ay kung saan ang si Jesus Christ ay siya yung bato, ang ating topic ngayon ay signs or tanda ng pangalawang pagpapalitan ng ating Panginoon. Ano po yung mga tanda? Okay, so bago yan, meron po akong mga katanungan. Unang tanong, Jesus admonishes us to understand the signs given to us in the book of Daniel. True or false? True. Titingnan natin mamaya. Question number 2. The head of gold represents the king and kingdom of Greece. True or false? Wow, very good. Question number 3. The Roman Empire was finally divided into 10 kingdoms by the year 476 AD. True or false? Baka may true, may false. Itingnan natin mamaya. Question number 4. The legs of iron were a symbol for the iron monarchy of Medo-Persia. True or false? Wow. Number 5. In terms of our day in prophecy, we are in the feet of iron mixed with clay. True or false? Itingnan natin yung inyong mga sagot. Ngayon na bahala mag-judge sa inyong mga sagot. Jesus admonishes us to understand the signs given to us in the book of Daniel. True. The head of gold represents the kingdom, king of Greece. False. Kasi ang nag-represent doon ay Babylon. And then, the Roman Empire was finally divided into 10 kingdoms by the year 476 AD. True. The legs of iron were a symbol for the iron monarchy of Medo-Persia. False. Kasi ano niya? Yung sa iron? Rome. Yung simbolo ng iron. In terms of our day, in prophecy, we are in the feet of iron and mixed with clay. True. So, yun ay ang mga kasagutan po ng ating mga katanungan last Tuesday. Our topic ay pinamagatan kong the last night on earth. Pero actually, last time, I already, last night on earth din yun, yung aking topic. Pero ito ay parang related lang din. The last night on earth. What if ngayong gabi po ay ngayon na lang ang ating huling gabi at hindi natin alam ay meron na palang calamity or meron na pala mga emergency na mangyayari or tayo po ay nabagok ang ating ulo, namatay or ano pang nangyari pa sa atin. Tapos hindi natin alam, yun na lang pa yung last night natin. Diba? Or alam natin na ngayong gabi na lang ang tanging ng ating buhay, mamatay na tayo. Anong yung ating unang gagawin, mga kapatid? Ano yung gagawin mo kung huling gabi mo na lang dito sa mundo nito? Sige nga, May. Anong gagawin mo? Huling gabi mo na lang sa... Magpo-post sa Facebook? Mamonga. Magpo-post sa Facebook. Okay. As we look at the condition of our world today, alam natin na kakaiba na talaga nangyayari at alam natin na huli, nasa huling araw na tayo. Nasa kahuli-huli ang araw na tayo. At dito na tayo sa feet. Or doon na tayo sa pinaka... Wala nang mag-extend pa. Kundi ang hinihintay na lang natin ay ang pagdating ng ating Panginoon. Napakaraming mga pangyayari or mga bagay na nangyayari sa mundo. Mga usok or sa factory ay napakaraming mga kung saan ay yung napulyot na yung ating kapaligiran or ating air. At ang technology ay, actually yung technology dyan ay medyo luma na yan dyan. Then next ay napakatindi yung mga calamities na nangyayari. Bagyo, lindol at iba pa. Tingnan natin ah. Ay, wala talaga, no? So, napakatindi yung mga calamidad ah. At ito po'y totoo nangyayari. Hindi ito na joke-joke lang or video lang. Kundi ito'y totoo talaga. News.
So, iba't ibang ano, iba't ibang klase ng sakuna, iba't ibang klase ng kalamidad. Bagyo, may sandstorm, may ano pa, may earthquake, may tsunami. At iba pa. Napakatindi. Ano kaya ang mangyayari kung yan na yung bagay na yan? Makakaligtas kaya tayo, mga kapatid? Makakaligtas kaya tayo? Ano kaya yung ating gagawin sa mga during that time? Ano yung gagawin natin? Mga kapatid. Sa stop ko ah. Sabi po sa Juan, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3, huwag maglumihanan ang iyong puso. Muling paririto ako. Mga kapatid, darating na ang ating Panginoon. At malapit na ito. Sabi sa Mateo, Kapitulo 24, talatang 3, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito na kung saan ang mga disipulo ay nag-uusap-usap at kasama si Jesus Christ that time. Ang sabi niya, kailan kaya mangyayari mga bagay na ito, mga Panginoon? At ano ang magiging tanda ng iyong paparito at ng katapusan ng sanlibutan? Ano kaya yung mga tanda? Ano yung mga malalaman nating mga tanda na malapit na ang katapusan ng mundong ito? Unang tanda, sabi po dito, tanda bilang uno. Mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta. Marami ang magsasabi, ako ang Kristo. At mayroong magsasabi na, dito kung wari ay dito sa Cavite, may nagsabi na ako ang Kristo. Maniniwala kaya tayo? At sa ibang lugar, sa Davao, mayroon din nagsabi, hindi ko sasabihin yung pangalan, pero kiniklaim niya na siya ay ano. Si Jesus, sabi po sa Mateo, Kapitulo 24, talatang 24, sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo. At ang mga pula ang propeta. So, ibig sabihin, maraming mag-claim. At titingnan natin, paano kaya natin malalaman kung totoo Kristo or hindi? Dito lang ba sa Cavite, for example, may nagsabing ganun? Dito lang sa Cavite nakakaalam? Sa tingin po ba natin ay totoong Diyos yun? Or yun na ba talaga si Jesus Christ? Aalamin natin, tingnan natin sa Revelation chapter 1, verse 7, kung ano po yung sign ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi po dito, 1 verse 7, behold, He is coming with clouds. Siya po ay darating na? Nasa alapakap. And every eye will see Him. Ano pong sabi? Lahat ng mga mata ay makakakita sa Kanya. Even they who pursed Him. Kahit sa mga nagano. Nag-first sa kanya or nag-persecute sa kanya or ano man yung ginawa sa kanya. And all the tribes of the earth will mourn because of Him, even so. Amen. Mga kapatid, ang pagdating ng Panginoong Jesus ay ano, literal na makikita natin sa alapaak at buong mundo ay makikita nito para siyang isang kidlat na kitang-kita po ng mga mata. Hindi siya yung dito lang sa Cavite, doon lang sa Davao, doon lang sa Iloilo, doon lang sa Bacolod, o sa ang lugar. Hindi ganun ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kung meron na magsabi, ako si Kristo, at dito lang sa Cavite ang nakakaalam, hindi siya ang tunay na Kristo. Sabi po dito, meron po mga ibang tao na nagpapahula na sinasabi na kung siya nga ba ang totoong Kristo, at ano po mga bagay na pinupuntahan nila para lang malaman kung ano baga ang mangyayari sa mundong ito. Mayroong mahigit sa 3,000 hanay tungkol sa panghuhula batay sa mga bituin sa mga pahayagan ng Hilagang Amerika at iba't iba pang mundo. At nagsasabi at iba't ibang mga panghuhula ang ginagawa nila. Pero mga kapatid, ano po ba ang tamang panghuhula? At saan po natin malalaman ang hula? Dito lamang sa Biblia. Pangalawang kanda, tunggalian ng mga bansa. Sabi po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 6-7, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Mga kapatid, natupad na ba ang hulang ito?
Natupad na ba ang hulang ito na kung saan napakaraming mga digmaan na nangyayari sa mundo? Yes. Iba't ibang digmaan na kung saan ay makikita natin sa US, saan pa. Mamaya, ang sabi po dito, bilang ng mga namatay sa malalaking digmaan ng ika-dalawampung siglo. Si digmaan pang sanlibutang una, 20 milyong patay. Digmaan pang sanlibutang pangalawa, 50 million ang namatay. So, iba't ibang digmaan. Ang ibig pong sabihin, ito po'y isa sa mga tanda na malapit na darating ang ating Panginoon. Amen? Ito po'y isa sa mga tanda dahil sa mga digmaan. At sinabi mismo ng Biblia, ito po'y isa sa mga tanda. Digmaan sa Korea, digmaan sa Vietnam, digmaan sa Iraq or Iran, digmaan sa Indochina or Algeria, digmaan sa Bosnia at Herzegovina, digmaan ng mga tribo sa Africa. Ang ika-dalawampung siglo ay siyang pinakamadugo sa lahat. Mga kapatid, iba't ibang digmaan na nagpapatunay lamang na malapit na darating ang ating Panginoon. Ito'y isa sa mga tanda. Luke 21 verse 25, sabi po dito, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ito po'y tanda na, mga kapatid, at nakasulat mismo sa Biblia. Pangatlong tanda, ang kakayahan sa pagwasak ng mundo. Marami pong nagsasabi na mauwasak ang ating mundo. Marami pong nagsasabi na kayang-kayang iwasak ito ng mga nuclear bomb. Sabi po dito, digmaang thermonuclear. At ito po'y meron pong nagsabi na kung titipunin nila ang lahat po ng mga nuclear bomb, ay pwede po itong wawasak sa mundo. Pero, mga kapatid, meron din namang ibang nagsabi na ganun nga, wawasak daw sa buong mundo. Pero ang pinaka matinding pagwasak na kung saan ay mangyayari, kailan kaya yun? Kailan kaya kung mga kapatid? Ang Panginoong Jesus ay pagdating ng ating Panginoon, ang mangyayari po ay isi-separate niya yung wicked at righteous. At ano pong mangyayari sa buong mundo? Parang itong mga wala nang matitira dito kahit anuman. Kahit alabok ay walang titira. Dahil magkakaroon ng panibagong langit at lupa. So, yan po ay nagpapatunay sa Apokalipsis 11, talatang 18. At upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. So, ang isa sa mga bagay, hindi po ang mga bagay na ito, mga kalamidad, ay hindi po kagagawan lahat ng Panginoon, hindi kagagawan ng Panginoon, kundi sino po? Satan. Sabi po ni Sir Charles Nong, alam natin nang may katiyakan ng statistikong katotohanan na kung sapat na bilang itong mga armas ay gawin ng sapat na bilang ng mga bansa. Kung siguro kung ito po'y wawasak sa buong mundo ang nuclear bomb, or marami pong mga bomba, ay mas hihigit pa ang pagkawasak na kung saan ay wala talagang makikita na. Di ba? So, ibig sabihin, hindi po gawa ito ng tao lang, kundi gawa ng ating gawa po ng ating Panginoon. Kasi mawawala na yung old na earth or lumang mundo. Sir Charles Snow, sabi niya, ilan sa mga ito ay sasabog sa pamamagitan ng aksidente or kahangalan o kaululan. Mga kapatid, meron pong ibang na pasasabugin o anuman. Kapag nag-nuclear ang mga terorista, ito po ay isa sa mga tanda rin ng ating Panginoon na iba't ibang mga terorista o kagagawa ng mga tao na papasabugin nila ang iba't ibang bansa. Pasasabugin nila ang iba't ibang bansa. Sabi po dito kung ang isang grupo ng terorista o salbahing bansa ay makakakuha ng gayong kasangkapan sa mga lihim ng mga ngalakal, malulutas nila ang isang pinakamahirap na suliranin sa pagbuo ng isang bomba. Hindi ano? At sabi din ni Walter Lippmann, nakabingit sa gilid ng pinakamasukanang labanan na maaaring hakain, sa katunayan, hindi man itong maaaring hakain. Ito po ay sinabi po ni Walter Lippmann. Mga kapatid, kung yung mga bagay na yan ay isa sa mga ginagawa ng mga terrorist, isa lamang iyan sa mga tanda. Iba pa,
ang event na pagdating ng ating Panginoon. Mas iba pa ang pagparating na si Jesus Christ. Tanda, bilang apat, marupok na mga kasundo ang pangkapayapaan. Ano po yung mga marupok na pangkasunduan? Merong magsasabi na ano? Peace! Aba, peace. Pero yung pala ay ano na? Merong pag-aaway na. Merong tagong pag-aaway na pala. Matinding pag-aaway na. Sabi po dito sa Unang Tesalonika, talatang Kapitulo 5, talatang 3, pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, sasabihin nila, peace! Yung pala ay magkakaroon ng pagkawasak. At ano po? At sila'y hindi mga kakatanan sa anumang paraan. Mga kapatid, kaya kung sasabihin nila, meron pong nagsabi doon, meron pong mga president na nagsasabi na peace, peace, peace. Pero yung pala ay merong war sa likod noon. So, mabuhay na kapayapaan ang gitnang silangan, nilagang Ireland, dating Yugoslavia, Rwanda, and dating USSR. So, sabi nila, peace. Pero yung pala ay matindi na yung ginagawa nila sa likod noon. Tanda, bilang 5, mga tagutong. Mga kapatid, marami po ang nagugutom. Dito po ba sa AUP ay nagugutom tayo? Yes! Marami! Kahit na doon, ang iba po ay ERM. Ano yung ERM? Yung mga sa basura? Naku po, kahit po yung nasabi nila sa akin doon dati. Si, alam niya ni Aris, sabi nila daw, kahit minsan daw, pag may nakita silang okay-okay pa, kinukuha nila at kinakain eh. Inugasa na lang. So, sabi po dito sa Mateo Kapitulo 24, talatang 7, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Magkakagutom. Ibig sabihin, ano? Famine. Alam niyo po, sa ibang bahagi ng Africa, ay marami pong magugutom. Tingnan niyo naman po yung itsura. Maliit yung mga? Yung braso. Malalaki yung tiyan, mga kapatid. Meron pong ibang mga bahagi po ng Africa na kung saan ang kanilang pagkain ay mud cookies. Alam niyo po yung mud cookies? Putik na cookies. Ang ginagawa nila ay lalagay nila sa daan, gagawin nila ay hulma nila na parang cookies, tapos ilalagay nila doon, pag natuyo na, kakainin nila dahil wala na silang makain. So, ibig sabihin, iniisip na lang nila na pagkain na yon at kakainin nila. Kaya tingnan nyo naman po yung may tsura nila. Ito po yung isa sa mga tanda na malapit na narating ang ating Panginoon. Ayon sa mga pag-aaral sa kapaligiran ng UN, 3 bilyong acre ng mabungang lupain ay nasira sa kagagawa ng tao simula noong 1945. Ibig sabihin, marami pong mga nasira, marami na pong mga matinding, dumadami na yung population ng mga tao sa buong mundo. Kung 7 billion ngayon, mas dadami pa at mas pupunta pa sa mga sobrang 9 billion sa taong 2050. Pero mamaya, sabi po ni Lester Brown, presidente ng World Watch Institution Washington DC, sabi niya, ang buong mundo ay nabubuhay isang kahit isang tuka. Nagsisikap mabuhay mula sa isang pag-aani hanggang sa susunod na pag-aani. Mga kapatid, tingnan po natin. Kung titingnan natin yung squatters doon lang sa ano, sa Manila, matindi na yung nangyayari doon. Alos parang nga nagkakaroon na ng pagnanakaw-nakawan para lang makakain. Kasi walang-wala talaga. Nag-try po akong matulog doon sa squatters area. Dahil po meron akong kaibigan doon na ako. Grabe talaga. Halos yung hindi makakain. Yung iba, yung mga bata ay nagnanakaw. Humigit kumulang sa 57 milyong taon, ang namamatay bawat taon dahil sa gutom. Ito'y umaabot sa 156,000 katao bawat araw. So, biruin niyo po yun. 60% ng population ng mundo ay kumakain ng kulang sa sustansyang pagkain at 20% ang mga nagugutom. Kung sa 60% ang population, tapos kulang yung sustansya, ano po mangyayari sa mga tao? At 20% ang mga nagugutom. Siyempre, may ibang ano, mamamatay. At ang iba po ay nababaliw, kaya maraming baliw sa daan dahil walang pagkain. Pagdating ng taong 2050, ang population ng mundo ay magiging ano?
9.5 billion. Ngayon po ay parang 7 billion pa lang, di ba? 7 billion. So, mga tanda, ito na po yung pang-anim. Tanda bilang anim, mga malalaking peste or ano po, pestilence or salot. Ang Greek word po ng salot ay o Grego ng bagong tipan ay nangangahulugang salot o sakit. Ibig sabihin, iba't ibang sakit ang dadapo sa atin. Meron galing po sa mga hayop. Mad cow disease, yun po ay galing po sa hayop. At iba pa, 40 million katao sa buong mundo ang namumuhay na may infeksyon at ng AIDS or HIV. Noong taong 2003, 5 million katao ang nagkaroon ng mikrobyong HIV at 3 million ang namamatay sa AIDS. Isa sa bawat 11 katao sa Ethiopia ay may sakit na AIDS. Ibig sabihin, sa 11 na ano na katao, mayroong isang sakit na AIDS. 2,300,000 namamatay sa Africa bawat taon. So, hindi na nangyayari. Ibig sabihin, ito po isa sa mga tanda na malapit na darating ang ating Panginoon. SARS, mad cow disease. Yung mad cow disease ay galing sa ano? Sakit na? Galing sa hayop, baka. Antivirus o bird's flu. Ebola virus at marami pa. So, kung ito po ay patindi ng patindi yung sakit, ibig sabihin, marami po sa atin na ano? Marami po sa atin na parang ang iniisip na lang natin ay yung ikakabubuhay na lang natin. Marami sa atin ang iniisip na lang na kailangan dapat tayong mabuhay, kailangan dapat hindi tayong magkasakit. Pero ano po yung ano, minsan doon na lang na tayo nakafocus. Doon na lang tayo nakafocus, hindi na sa ating Panginoon. Pero kung meron tayong Panginoon, ibibigay niya sa atin ang tamang ano. Ibibigay niya sa atin yung tamang direksyon ng ating pamumuhay. Sa ating spiritual, sa ating physical, social, at sa ating emotional aspect. Tanda, tanda bilang pito. Maruming kapaligiran. I'm sorry. Maruming kapaligiran. Sabi sa Isaiah 51 verse 6, ang sabi po dito, at ang lupa ay malulumang parang bihisan. Bakit parang bihisan? Dahil sa patindi na patindi yung usok sa kapaligiran sa Manila. Try nyo pong mag-stay po dito. Nag-stay ako noon 2008 hanggang 2009, nagpunta na ako sa Aurora. 2008, nandun pa ako sa Singalong Church. Doon ako sumasamba kasama ni Kameno. Mga kapatid, grabe ang usok. Napaka-dilim na ng ano, kahit maaga. Bakit? Kasi ang tindi ng usok. Ibig sabihin, ito'y nagpapatunay lamang na malapit na darating ang ating Panginoon. Ito po'y isa sa mga tanda na malapit na siya. Sa Revelation chapter 11, verse 18, at upang ipapahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. So ano po? Ang dami-dami pong pangyayari. Ito po'y isang bagay lamang na ano, makakalason sa ating katawan at makapapahamak sa ating katawan. Mataas sa diplomatikong pagpupulong ukol sa buong lupa. Sabi niya, babala sa sangkatauhan ng mga dalubhasa ng sanlibutan sa agam, ang mga gawain ng tao ay nagdudulot ng matampalasan at kadalasang di maisa sa uling pinsala sa kapaligiran at sa masisilang kayamanan. Kung hindi mapipigilan marami sa ating mga kasalukuyang gawi, ay maaaring makapagbago sa mundong buhay upang hindi na ito maaaring kumandili ng buhay sa isang pamamaraang alam natin. Mga kapatid, tayo lang din minsan-minso ang gumagawa ng ano? Ikapapahamak natin. Bakit? For example, magsusunog ng plastic, magsusunog ng iba't ibang ano, yung iba po yung nigerio, usok, at iba pa. So, dahil sa dami ng mga discoveries, mas marami na rin ano, mga bagay na mas lalo nakakasira sa ating mundo. Tanda, bilang, 8, sabi po dito, mga lindol, at magkakagutom at lindol sa iba't ibang dako, sa Mateo Kapitulo 24, talatang 7. Ibig sabihin, iba't ibang lindol. Meron natupad na po ba yung ulang ito? Yes. Natupad na at para padami pa ng padami ang lindol. Bawat taon. Alam niyo po mga kapatid, kung ano po nangyari doon sa Tacloban, Leyte. At sa iba't ibang bansa. At sa Thailand, tsunami naman.
at sa Japan, Antillano. So, lungsod ng Guatemala, 1976 ay nagkaroon ng lindol. Sa tanda or tanda bilang siyam, ang sabi po dito, sakunang dulot ng kalikasan. So, ano po yung mga sakunan na dulot ng kalikasan? Ito po yung kasama, malakas na lindol. Sabi sa Luke chapter 21 verse 11 to 25, malakas na lindol, magkakagutong at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Mga kapatid, ang itong teksto na ito ay ano, patunay lamang na ang iba po ay natupad na at ang iba ay mangyayari pa lang at patuloy na mangyayari pa. Sabi po dito, magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ubong ng dagat at mga daluyong. At iba pa, patulad po nito, ano po yan? Tornado. At iba pa mga sakuna, ano po yan? Volcanic eruption. Volcanic eruption or kung meron mang sandstorm. So mga kapatid, yun lamang po ay mga tanda na malapit na darating ang ating Panginoon. Sabi po sa tanda bilang Jess or 10, pagkasira ng moralidad. Kung babalikan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to, basahin po natin if you have your Bible. Sabi po dito, 2 Timothy, sabi po dito ay, but know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money. Ba? Ano daw? Yung mga tao daw ay magiging ano? Lovers sa kanilang mga sarili or self, magkakaroon ng self-centeredness or selfishness sa kanilang mga puso. Ano pa? Lovers of money. Aba, imbis na uunahin ang Panginoon, mas uunahin yung pera. Boasters or pagiging boastful, proud, blasphemers, disobedient to their parents. Kaya minsan po sa atin, ang pagiging ano? Pagiging matapang pa sa ating mga magulang, sasabihin ng kanyang nanay, anak, huwag ka muna mag-dota, huwag ka muna mag-Facebook-Facebook kasi kailangan mo muna tulungan ako sa bahay natin. Sabihin ni May, bakit? Alam mo naman na nag-Facebook pa ako dito eh. Aba, matapang. Mas matapang pa sa nanay. Mga kapatid, ito po ang isa sa mga tanda sa pagkasira ng moralidad ng mga tao. Ito pa. Unthankful. Aba, hindi marunong magpasalamat. Unholy. Mga kapatid, titingnan po natin. Tingnan po natin na titipunin po natin ng mga estudyante dito sa AUP. Friend, mag-Bible study tayo. Tingnan nyo kung ilan yung pupunta. Pero, try mong yayain papunta Nuvali. At pupunta doon sa ano, Paseo. Friend, punta tayo doon. Meron doon, ano, mga banda-banda doon or talaga namang disco. Mag-disco-disco tayo doon. Aba, try po natin tipunin yun kung sino may pinakamaraming audience. Sige nga. Paseo, di ba? Paseo. Bakit? Yun po ay isa sa mga tanda sa pagkasira ng moralidad ng mga tao. Ito pa. Unloving. Aba, unloving yung pagiging unloving. Bakit po? Wala ng pag-ibig. Minsan po ay may boyfriend na titingin pa sa iba. At meron na may asawa na ay magsishift pa ng ibang bahay. Ano? Pupunta pa sa ibang bahay, mag-ano muna, ay mag-bisita na muna ako doon. Yung pala, iba na yung bibisitahin. Iba na pala ng ginawa. Unforgiving. So, ito po yung isa sa mga matindi. Alam niyo, dati ay halos parang hindi ako marunong mag-forgive ng isang taong nagkasala sa akin. Dahil sa napakataas ng tingin ko sa taong yun at biglang gumaba dahil sa parang may pinakita siyang hindi maganda sa akin. Yung kalaswaan na pagpapakita. So, naiinis talaga ako. Sabi ko, nagsasalita ka pa naman sa pulpit. Nakakainis ka. Sabi ko, ba't nagsasalita ka? Hindi ako marunong mag-forgive. Merong isang taong nagsabi sa akin, isang pastor, mentor ko, sabi niya, Mitch, kung hindi ka marunong magpatawad, forget your ministry. Huwag ka na mag-theology. Ano ako? Sabi ko, ay, aray, tagos ako dun ah. O nga, no? Sabi ko, bakit kailangan ko mag-theology? Tapos hindi ano, magpapatawad sa nagkasala sa akin, hindi ako marunong magpatawad. So mga kapatid, ang ating puso minsan ay mas emotionally na
nagkakaroon po ng kasiraan ng ating moralidad dahil sa ano? Mas inuuna natin yung mga bagay na hindi nakakapag-glorify sa ating Panginoon. Then what? Slanderers, without self-control, brutal, aba? Alam niyo po sa pagiging meron pong isang balita na meron pong tao na may kalit-in partner niya yung babaeng to at meron silang anak. Kalit-in niya, hindi sila kasal. Tapos ito po nangyari. Dahil inis na inis yung taong ito dahil hindi siya makakain na maaga, minsan ay umuuwi yung asawa niya gabi na dahil nga sa siya yung nag-aano eh, nagtatrabaho, itong lalaki to itamad naman. Alam niyo po, dahil sa kainis na inis siya sa kanyang asawa, kinuha niya yung shotgun at pinatay niya yung kanyang asawa at yung kanyang anak ay chinap-chap niya. So, matindi yung nangyayari ngayon. Kahit po sa ano, sa pag may napanood akong ano, video na ang ginawa ng mga ewan ko ba kung ano yun, Abu Sayyaf ba yun or NPA o naman, pag may nahuhuli silang military or ano, ang ginagawa nila, pupugutan yung ulo. So, pagiging brutal, iba na talaga yung nangyayari ngayon. Pagkasira ng moralidad, ito po yung isa sa mga tanda na malapit na darating ang ating Panginoon. Despisers of good, traitors, headstrong. Ano yung pagiging headstrong? Pagiging matigas ang ulo. Hard-headed. Haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yung mas iniibig pa natin ang kalayawan kaysa sa Panginoon. Yun po ay pagkasira ng ating moralidad. Sabi sa Mateo Kapitulo 24, talatang 37, at kung paano ang mga araw inuwi, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kita po natin, kung titingnan po natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki, kung ano po nangyari noon kay Noah during their time, at kung ano po nangyari kay Lot during sa time ng Sodom and Gomorrah, meron pong nagkakaano? Nagtatalik babae-babae, lalaki sa lalaki. At premarital sex ngayon po ay usong-uso ngayon. Premarital sex at live-in partner. At ano pa? Sex outside marriage or sex without marriage. Or tinatawag natin na may iba naman na asawa na ay lumipat pa sa ibang bahay. So, nag-shift pa sa ibang bahay. Ito po yung ano? Isa sa mga immorality. So, isa sa mga tanda na malapit na darating ang ating Panginoon. At kung paano ang mga araw ni Weh, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao sapagkat, gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom. At ang mga asawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay sa lahat ay na lahat ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Mga kapatid, inihambing ng Biblia ng ating Panginoon na kung saan ay nangyari noon kay Noe, na kung saan nagpabalita siya ng 120 days or years, nagpabalita siya sa mga tao na malapit na darating ang baha at magunaw at mauubos ang ano, ang mga vegetation doon at lahat halos aapaw pa. Pero anong nangyari sa kanila? Hindi sila nakinig. At mga kapatid, ito pa. Akala nila baliw na si Noe. Darating din sa panahon na kung saan ang mga Kristiyano ay sasabihan din tayong mga baliw. Okay na ba sa atin yun? Dahil sa pagpapalita ng ating sa pagpapalita or pag-share ng gospel ng Panginoon, oy, baliw ka na ata, bakit sabi mo malapit na si Jesus Christ darating, hanggang ngayon wala naman. Sabihan kaya tayong gano'n. Mga kapatid, tatanggapin natin yun. Bilang ng paghihiwalay mag-asawa, naku po, kung titingnan natin, ilang porsyento na ngayon ang nagdi-divorce at ang nawasak na pamilya at halos ang mga bata o mga anak ang sila yung nagsasuffer nito. 1900, isa sa bawat 12 ikinasal. At 2000, isa sa bawat 2 na ikinasal. Pero, nasira rin ang kanilang pamilya. Bilang ng panganganak sa mga kabataan ay tumataas. Habang tumataas yung bilang ng mga tao,
ay marami ding mga immorality at mga krimen na nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Sabi po dito, at ang buong haka sa Genesis Kapitulo 6, talatang 5, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang sa parati. Na parati. Pagtaas ng krimen at karahasan, tanda bilang 11. Kung titingnan natin, sabi sa Genesis Kapitulo 6, talatang 11, at sumama ang lupa sa harap ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ito po'y patindi ng patindi at patinding barilan at iba pang mga away at iba pang mga pagtatalo. Kahit ganito, di ba may pagtatalo? Wala. Meron din. At ang mga pagtatalo ng mga bata na minsan ay tinatapos sa panununtukan ay ngayon tinatapos sa pamamagitan ng barilan. So may mga bata pa, ay nagbabarila na. Totoong baril. Bawat 100 oras na mas maraming kabataan na mamatay sa mga lansangan kaysa sa mga namatay sa digmaan sa Persian Gulf. Ito po ay malapit na. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sabi sa Mateo Kapitulo 24, talatang 12. At ito po'y patindi ng patindi na ang mga nangyayari sa buong mundo. Ito'y tanda na malapit na darating ang ating Panginoon. 12, isang ugaling mapag-alinlangan. Mapag-alinlangan. So, sabi po dito sa Mateo Kapitulo 24, talatang 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagunaw at sila'y tinangay na lahat. Mga kapatid, darating din ba sa ating point na we are in the last night on earth. Yung pala darating niya si Jesus Christ. Tayo po ba'y handa na sa kanyang pangalawang paborito? Tayo po ba'y willing na makita ang ating Panginoon doon sa langit na bayan at willing at po tayo pumunta doon sa langit na bayan? Hindi lamang dahil sa lugar or sa place doon sa langit, kundi dahil gusto po natin makita ang ating Panginoon. Ngayon po ang katanungan, sino po ang willing ngayon na pumunta na doon sa langit na bayan? Isa lang po. Sino po? Praise God. Amen. Willing po ba kayo na makita ang ating Panginoong Yesus? Amen. Amen. Mga kapatid, makakarinig po tayo ng isang awit na ibabahagi po ni Sister Shirley. Dalawang kapangyarihan na naglalaban, ang panig ng kabutihan at ang kasamaan. Kapwa sila'y nagnanais sa kaluluwa'y magtagumpay. Aling kapangyarihan ang nais mong papanigan? Kapag Diyos ang naghari sa puso't isipan mo, walang puwang ang diablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. Minsan may panahong nadarama at ika'y nangihina, pagkat sadyang tinitingnan ang alok ng sanlibutan. Mga kaaway nagsisikap upang maagaw kanilang ganap. Bigyang buwang si Jesus, nabus ang dugo sa krus. Kapag Diyos ang naghahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang diablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. O kapatid, bigyang pansin kung saan ka papanig, kung sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan. Mga anghel mo'y nagsisikap
bawat isipan mo, walang puwang ang Diablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. Kapag Diyos ang nakahari sa puso't isipan mo, walang puwang ang Diablo sa kanyang panunukso. Magtamo ng kapayapaan sa gitna ng kawalan, malapit ng magwawakas, malaking tunggalian. Malapit ng magwawakas ang ating paghihirap. So, malapit na daw po ang wakas, mga kapatid. Kung titingnan po natin, dalawa lamang ang ating ang karakter na mangyayari in the last days ng tao. Masama at mabuti. Pangalawa, ang maliligtas at hindi maliligtas. Saan po tayo doon? Sino po ang ating pipiliin? Ang ating Panginoon o si Satanas? Tayo po'y pumili sa tama, tayo po'y pumili sa ating Panginoon. Yun lamang po in God bless. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na walang kapantay. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na nagbigay po sa amin ng buhay. Ikaw ang aming Diyos na kung saan ay ibinigay niyo, ibinuhos niyo ang inyong pag-ibig sa amin dahil sa sinakripisyo niyo ang inyong bugtong na anak para tubusin kami sa aming mga kasalanan na gawa. Patawad, Panginoon, dahil po sa iba't ibang mga bagay na aming nakikita sa aming mga sarili, lalo-lalo na sa mga moralidad na nangyayari sa mundo. Minsan po ay nakikibagay po kami sa kamunduhang ito. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maihiwalay po namin, Panginoon, ang mundo or kamunduhan or sanlibutang ito sa inyo, Panginoon. Huwag po namin i-mix ang holy sa pagiging unholy. Huwag po namin i-mix ang pagiging half-hearted, 50 kay Satan, 50 kay Jesus. Ang pagiging lukewarm or malahininga, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mas lalo kaming magkaroon ng pagbabasa o pag-aaral ng Biblia at maintindihan namin ang mga bagay na ito. Ito lang pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.